Guys, ito yung part 3 ng pagkamarites natin dito sa issue ni Christelle Fulgar. Dahil nga, diba, napalitan siya as a host sa first ever fan meeting ni So Ngoc dito sa Manila. And napalitan siya nga ni Karen Bordador, ex-PBB housemate. And ito lang nilabas yung rehearsal ni Christelle Fulgar dahil nga ang main issue daw dito bakit siya pinalitan as a host few hours before the said event was because wala daw siyang energy or mababa yung energy niya during the rehearsal. And amiyado naman si Christelle Fulgar na ito yung first ever na hosting gig na inaccept niya dahil nga super fan din siya ni So Ngoc. So ayun, hindi siya ganun kagaling mag-host. So amiyado naman siya. Pero yun nga, hindi siya binigyan ng second chance dahil marami din nag-i-expect sa kanya na pupunta as a host sa nasabing event. Pero yun, nagulat yung marami dahil 2 hours before the event, nag-post siya sa kanyang social media account na hindi na nga daw siya yung mag-host sa fan meeting. So yun, maraming nagalit sa organizer and sa nagmamanage ng event. So dito, panoorin natin yung video na nilabas ng rehearsal ni Christelle Fulgar. So check niya din kung totoo ba na wala siyang energy during the rehearsal. I'd like to introduce myself first to everyone. I'm Christelle Fulgar and I'll be your host for tonight. So my good friends and all of you here at the New Frontier Theater, welcome to Poland for So Ngoc, the first in a fan meeting tour in Manila of So Ngoc. So I would say, welcome to the Philippines and welcome to Manila. Thank you. Goodbye. Shall we sit down and talk of the week? And just say and finally, tonight, on this stage, at your first ever fan meeting, we get to see you in person. Whatever path you will take, we, your fans here in the Philippines, will always be here to support you. So you were with Suyeon Shi, your co-actor. So what you guys were doing here? Answer. Now, let's see the next. Okay, so nag-ayos na po ako kasi meron akong one-on-one interaction. So anong masasabi nyo dito sa video na to? Totoo ba? Nakatanggal-tanggal ba siya as a host dahil mababa yung energy niya, or dapat bang bigyan siya, or dapat bang binigyan siya ng second chance? Mali mo naman, iba yung energy niya during the rehearsal and iba din yung energy niya kapag nasa event na siya mismo. Comment down below kung ano yung masasabi niyo sa issue na to. And if nagustuhan niyo yung ganitong topic, make sure na subscribe kayo para updated kayo sa mga next videos ko. Yun lang, thank you so much for watching.